Magandang hapon po mga kaubayan. Ang mga kaubayan, itong vlogs ko po na ito ay isang uri ng halamang gamot. Ang halamang gamot na ito mga kaubayan ay ito na yung mga maraming nagtatanong sa aking YouTube channel sa mga messenger ko tungkol sa sakit sa baga. Ito na po. Hindi ko po madala itong halamang gamot na ito mga kaubayan kasi pananim po ito. Pero nandito po ako. Dito na po ako gagawa ng videos mga kaubayan, kaya subaybayan nyo po. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel. At pakipindot na din po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Ito po mga kaubayan ay ipapaliwanag ko po mismo doon sa puno. Yung pinakamalakas na gamot sa sakit sa baga. Ito po nandito po, pananim po ng ating kaubayan na si Kagawad Pilimiñano dito sa San Rafael. Hindi na po baguhan sa inyong mga paningin sa aking YouTube channel itong lugar na ito, kaya tara na po, samahan nyo po ako mga kaubayan at ipapaliwanag ko po mismo dun sa puno kung paano maging gamot na malakas sa sakit sa baga ang halamang gamot na yon mga kaubayan, kasi bagong pananim pa po lamang po yun, mga tatlong suwi pa po lamang at nakita ko po, kaya ipapaliwanag ko na po para kung may yung ating mga kaubayan na may sakit sa mga baga ay alam po nila yung tamang proseso na gamutin yung kanilang mga kaubayan o sarili kung sila man ay may karamdaman sa sakit sa baga. Tara na po mga kaubayan at ipapaliwanag ko po ng aktwal sa inyo yung halamang gamot na yun, kasi nandito po lamang siya mga kaubayan. Nandito po siya, ipapakita ko, ipapaliwanag ko po yung proseso kung paano po gamitin mga kaubayan. Tara na po. Ito po mga kaubayan, ito po. Ang pinakamalakas na gamot sa baga, ibababa ko po lamang ang camera. Ito po mga kaubayan, ito po yung tinatawag na tubo. Ito po. Yung mga may sakit sa baga po mga kaubayan, yung malalang sakit na sa baga, ito po ang iginagamot namin. Pinuputol po namin sa dulo na ito. Ito po yung talagang original na gamot niya mga kaubayan. Marami pong klaseng tubo yan. Meron po yung tubo na matitigas, yung ginigiling, ginagawang asukal. Meron din po yung tubong pula na mataas. Meron din po yung tubong malilit lang, halos malaki lang po dito. Magkakaiba po yung kanilang mga ginagamot, pero itong tubo na ito mga kabayan, ito po, ito. Ito po ang iginagamot namin sa totoo, ito po ang iginagamot namin sa may sakit sa baga, yung medyo malalana mga kabayan. Ito pinuputol po namin yan, kinukuha po namin yung talbos niyan, ito, itong talbos nito linalaga po namin. Ngayon, ito naman po, ito. Itong medyo mura na ito, pinuputol po namin yan, pinuputol po namin yan. Itong tubo na ito, mga kaubayan, itong tubo na ito, ay ito yung kinakain na ginaganon ng ipin. Ngayon, ang malakas na gamot sa tubo ay hindi po ito. Hindi po itong katawan na ito, itong matamis na ito, itong kinakain, hindi po yan, kundi ito po ang may kakayahan na gumamot sa baga. Yan po ang pinapakain namin, kinukuha namin yung katas, at ito naman po ang ipinapainom po namin, pinapalaga po namin yan. Ito naman po, kung baga po sa white rabbit mga kaubayan, ay pinakakende, pero ito po ay kinakatas po namin yan, o kaya pinapanguya po namin at pinapasipsip namin yung dugo. May kakayahan po siyang gumamot sa baga. Ito mga kaubayan, malakas po, aprobado po. Kasi dito sa lugar ng
yung Zambales, Castillejos, magmula doon sa norte. Subok na po namin yan. Kasi dito lang po namin natatagpuan yung mga ganitong uri ng mga halamang gamot. Marami pong tubo, mga kaubayan. Pero hindi lahat po ng tubo ay pwede. May kanya-kanya pong ginagamit yan. Ito po. Ito po, tandaan po natin. Ang gamot po magmula dito, linalaga po yan. At yan ang pinapainom namin sa may sakit sa baga. At magmula naman dito, yan po yung pinapasipsip po namin. Kung baga sa snow bear ay white rabbit, yan po yung pinakakindi na niya. Kinukuha po yung katas niyan, mga kaubayan. Yan po ay malaking tulong po sa mga may sakit sa baga. May kakayahan po yan. Ibang klaseng tubo po ito, mga kaubayan. Ito po yung may kakayahan na gumamot sa baga. Yung ganitong klaseng tubo. Tandaan po natin, mga kaubayan, marami po sa atin sa mga probinsya na may mga tanim na ganito, pero hindi po nila alam na malakas na gamot sa baga. Maliban pa po yan, ay pwede rin po sa pasma. Kaya lang, wala pa akong makitang kasangkapan niya na pwede sa pasma. Nawa po, mga kaubayan, ay inyo pong nawa may napulot kayong konting kaalaman sa akin tungkol sa gamot sa baga. Itong tubo na ito, ito po, mga kaubayan, ito pong nakakagamot dyan. At huwag po natin kalimutan na subaybayan ang aking channel, mga kaubayan, at marami pong salamat.